Hello sa aking mga ka-YouTubers. So, narito ako ngayon para i-discuss sa inyo yung ilan sa mga research ko from the famous, yung mga huhusay na at marami ng mga subscriber. So, if you will give your time to me, kung gusto niyo magkaroon ng kaalaman kung paano mapadami ang inyong subscriber, stay in my channel. Subscribe in my channel, Sir Explorer, and hit the bell button. Kung naman sinumadalian, pwede you may leave my channel. No joke lang. So continue watching this channel at sana sa katapusan ng aking vlog na ito, kayo ay matutunan at sana dumami, magsabay-sabay tayong dumami ang ating mga subscriber. So ano nga ba mga na-research ko mula sa mga vloggers yung sa madami mga subscribers na naroon na sila? So unang bagay na aking natutunan sa kanila ay kailangan tayo ay mayroong iisang niche. Pag sinabing niche, iisa daw ang topic na iyong dinidiscuss. Kailangan daw kung ang topic mo ay cooking, cooking lang. Kung about education, education lang. Kung about just technology, technology lang. Hindi daw pwedeng halo-halo ang topic na iyong dinidiscuss sa iyong YouTube channel. Kasi sa YouTube daw nililito kung ano daw ba talaga, kung ano ba talaga ang gusto mong i-discuss sa iyong YouTube. Diba? So, sama-sama, dapat daw isang topic lamang ang iyong gagawin. Okay, so, we're going to number 2. Ang number 2 daw, ang sunod daw, kailangan maganda ang quality ng iyong ginagawang video. Sa lahat naman ng bagay, kailangan may quality, di ba? Dapat ay may makukuha tayo from the video that you are doing. Hindi yung nonsense ang gagawin mong video. Kailangan pagkatapos panoorin ng video mo, kailangan may matutunan ang lahat ng nanonood dito. Okay? So, niche, then quality. Next, ang sunod, kailangan daw maglagay tayo ng tags, hashtag. So, hashtag Milo ice cream cake. Kung ano ba ang topic mo? Hashtag having lots of subscriber. So, ang hashtag mo dapat ay tungkol doon sa topic na iyong discuss para madaling hanapin ng iyong mga subscribers. Ang sunod, ang paggagawa ng thumbnail. So, pinag-aralan ko talaga siya. Yung tagay aking na-research. Kailangan ang thumbnail natin ay catchy. Kailangan siya ay napapansin. So, kumbaga, ang thumbnail siya yung pinaka-cover ng iyong ginagawang YouTube, diba? So, mula doon sa isang nakita kong vlogger, kailangan daw ang thumbnail mo ay pare-parehas. Kailangan daw mali, ay doon ipapakita na ng pagiging organized mo. Yan. So, simula ngayon yung thumbnail ko, magiging pare-parehas na, magiging pare-parehas ng itsura niya. Kasi, hindi daw pwedeng iba-iba ang iyong thumbnails na gagawin. Kasi pag iba-iba daw, para daw mukha daw magulo yung iyong YouTube. Yung iisang thumbnail, iisang itsura, iisang design, nagpapakita kung gaano ka ko-organize bilang isang YouTuber. So, kailangan iisa ang kanyang itsura. Next, ang sunod ay yung ating pag-promotion. Yan. Saan ba natin pwedeng i-promote ang ating mga ang ating YouTube, hindi pala mga, pwedeng mga, pag madami ka ng YouTube channels, di ba? So, pwedeng siya ay iyong i-promote sa Facebook, sa IG, sa Twitter. Yan. So, huwag tayong mahiyang mag-post sa Facebook ng iyong YouTube channel. Basta po, Facebook sila nananawa na kapag sila ay nakita yung iyong YouTube channel, pipilitan na silang mag-click at tingnan yung iyong YouTube channel. Sa IG, sa Instagram, pag nakita nila yung topic mo doon, maaaring kapapost mo ng iyong topic doon, magkaroon sila ng gustuhan tingnan yung iyong YouTube channel at magkaroon ng views yung iyong mga ginawang video para hindi man siya masayang. So, upload lang din ang upload, post lang din ang post ng picture ng ating mga thumbnail sa ating Facebook at yung sa ating Instagram.
Malay nyo, puntahan nila yan at tingnan nyo on. Hindi malay mo, talaga pupuntahan nila. Kapit sila manababasa, i-post mo dun. It's a sort of your promotion. At dun sa description, huwag mo kakalimutan yung ilagay mo yung Gmail account. Yan. Sa description, makikita doon kung saan ka ba pwedeng makontak ng mga manunood ng iyong YouTube. Yan. For example, sponsorship, put your Gmail account. So, saan ba makikita yung description? Description makikita doon kapag nag-upload ka sa title, then description. So, masama na doon kung saan ba makikita. Doon nakalagay kung ano ba ang ginamit mong mga product, ano ba ang ginamit mong mga basis or reference ng video na iyong ginawa. And do not forget your Gmail account. Doon nakalagay yun. Na nga. Okay. Next. Have a collaboration. Yan. Ito yung medyo, sabi nga nila, ang mga YouTubers, hagay natin, dapat daw ay makakapal ang mukha. So, wag daw tayong mahiyang mag-comment doon sa mga ginawang YouTube ng iba. Through your comment, pwedeng makilala ka noong gumawa ng YouTube niya sa mga kilalang YouTubers and pwedeng mag-collaborate sila sa inyo. At doon sa description nga, sa ito nga sa inyo kanina, nag-iiwan sila ng Gmail account. So, pwede siyang i-message nyo doon sa Gmail account na pwede magtanong ka kung pwede kang mag-collaborate sa kanila. So, minsan, ang collaboration may bayad. Itatry ko pa nga yan eh. Sabi nga nila, wag daw manghinayang kung may bayad kasi malaki nang balik sa iyo. Minsan kasi ang kalian subscriber ay 5.8 million na, minsan ay libo-libo na, million-million na. Pag nag-collaborate sa inyo, yaan, napakaswerte inyo. And wag tayong masaktan kung tayo ay madi-deny. Ano nga? So our life naman is more on denial at more on acceptance. Ano nga? So feel free tayo na mag-collaborate sa kanila. Makakatulong din naman sa kanila yun eh. Diba? At syempre, mas makatulong sa atin yun. Yung collaboration with them. Next. Download TubeBuddy. Yan. Ang TubeBuddy ay isang application na dinadownload lang natin sa iOS phone. Sa mga iPhone. At kung walang iPhone dun sa ating laptop, yan ang magpapakita. Pinapakita niya kung nasaan na ba yung iyong YouTube channel. Ano ba ang kanyang improvement na. Diba? Tutulong din iyan sa inyo para yung sasama natin promotion. Tumutulong din yung TubeBuddy para sa promotion ng iyong YouTube channel. So, kailangan natin ng promotion sa ating YouTube channel para sa mga small YouTubers na kagaya natin. Kasi, hindi pa naman tayo kilala. We are not like Alex Gonzaga. Hindi tayo katulad ng mga sobrang kilalang mga si Madam Kilay, yan. Hindi tayo sobrang kilalang tulad nila mga artistang iyan para tayo gumamit agad ng ating pangalan sa ating YouTube. So, kailangan muna tayong magpakilala. At sunod, dun sa collaboration nga pala, balikan ko yung collaboration. Sa collaboration, humanap kayo noong pinaka-kilalang YouTuber. At dun kayo mag-comment, dun kayo magbigay ng inyong message ng collaboration. Pwede yung i-copy yung kanyang URL at i-post sa inyong sa inyong description. So kapag naka-post na yun doon, maaaring pang ilagay yun doon, pag na-click ng inyong mga subscriber, sabihin nila ay ito palang topic na ito ay ang topic na ginagawa ni Sir H Explorer. So lagi silang pupunta sa iyong YouTube channel para makita ang mga paraan kung paano ba uulad sa YouTube. Paano ba kikita sa YouTube. Nabawa ang nilagay mo din about cooking. Lagay mo din yung pinakamagaling na nakita mong YouTuber sa cooking. I-post mo doon yung URL ng kanyang ginawang product o yung kanyang ginawang YouTube for the day. And then, pag-click nila yun, pag nakita, o maaaring sa inyong manood yun, hindi na doon sa kanya. Okay. So, yan. Ang sunod ay ang pinakamahalaga sa lahat. At huwag natin kakalimutan ay
always remind your subscriber to subscribe in your channel and hit the bell button. Nga pala, sa mga nanonood ngayon, sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe in my channel and hit the bell button right now. Please subscribe now. And lastly, huwag natin kakalimutan, lagi tayong mag-upload everyday ng mga video kasi nang gusto ni YouTube. Ang araw-araw tayong nagda-download at nag-upload ng ating mga videos. Kasi the more videos na pag panonood nila, di dadami ang ating mga viewers, di ba? Kasi we need 1,000 subscriber and 4,000 minutes para tayo ay kumita sa YouTube. Di ba? So, yan lang. Muna, have a niche. Yung quality of your content, kailangan maganda siya. Ikalawa, yung title. Yung title kailangan catchy. Kailangan yung tags ay madaling mahanap. Ang thumbnail mo, kailangan siya uniform, pare-parehas at naintindihan. Siyempre catchy. Yan, ang pag-promote ng iyong YouTube channel. Yan, sa mga Facebook, IG, sa Instagram, sa Twitter, pwede gamitin nyo yan. Be part of TubeBuddy, have collaboration, and always upload your videos. Kahit ano po man yan. Pero, syempre, iisa dapat ang kanyang niche. And, do not forget to remind your subscriber to subscribe and hit the bell button. So, sama-sama tayong paramihin ang ating mga subscriber sa susunod muli nating usapan tungkol sa pagpaparami o tungkol sa ating YouTube channel. Once again, this is Sir H. Explorer. Altogether, we will make our YouTube together and let's make our YouTube successful. Please subscribe to my channel and do not forget to ring the bell button. Pa-comment sa baba. Just give your comment kung ano bang topic ang gusto nyong i-discuss ko pa dito sa aking YouTube channel. So, bye. See you again in my channel, Sir Explorer. Bye!